Kumusta mga kapakbet? Nandito ulit tayo para sa isang napakalugod na payo o gabay para sa swerte nating pamumuhay. Halos lahat sa atin ay may oras na hawak. Mapabahay, kwarto, opisina o hindi kaya mga suot natin sa ating katawan. Ngunit sa feng shui, ito ay maaaring magdala ng malas kapag wala sa tamang lugar at karamihan sa atin ay hindi ito binibigyan ng importansya. Hindi ito isang hula kundi katotohanan dahil ang orasan ay ang siyang gabay natin sa ating pang-araw-araw na gawain, kaya naman napakainam na bigyan natin ito ng halaga. Una, laging pakatandaan na sa feng shui, ang kulay pula ay sumisimbolo sa swerte at kasiyahan. Kaya naman kapag ka ikaw ay may orasan, napakaganda na ito ay kulay pula. Kung ang nasa sa iyo ay mamahalin at hindi kulay pula, huwag mangamba. Dahil maaari mo itong lagyan ng laso na kulay pula rin. Lahat ay magagawa ng solusyon, kapakbet. Ikalawa, lahat tayo ay hindi bulag sa katotohanan na ang tamlay kapag ang ating mga orasan ay hindi gumagana dahil wala tayong gabay. Hindi namamalayan ang oras at panahon at dahil dito, nahuhuli ang ating swerte. Kinakailangan na ito ay palitan na ng baterya o hindi kaya mismo ang buong orasan. Iwasan ang orasan na sira, kapakbet. Ikatlo, dumako tayo sa sukat ng ating mga orasan. Kapag ikaw ay nasa kwarto, hindi dapat kasing laki ng iyong mga malaking gamit ang iyong orasan dahil hindi ito nauukol sa sukat ng iyong swerte. Kung ang kwarto o silid nyo ay sakto lang, mainam na sakto rin ang sukat ng inyong orasan para maiwasan ang malas. Ikaapat, may bata ka ba sa inyong mga bahay, kapakbet? Dahil ang orasan ay importante para sa kanila. Kapag ikaw ay may mga bata at gusto mong lagyan ito ng orasan, kinakailangan na ito ay maliit para ang inyong mga anak ay laging nasusubaybayan ang daloy ng ating buhay. Ikalima, pagkatapos ng sukat, dumako tayo sa hugis nito. Ang bilog ay sumisimbolo ng kabuuan at balanse, kaya naman hugis bilog dapat ang orasan na mayroon ka sa inyong bahay. Ito ay nagbubunga ng positibong enerhiya at pagkakasundo sa inyong tahanan. Hindi pinapayo ang mga orasan na kakaiba ang hugis sapagkat ito ay irregular sa feng shui. Ika-anim, sa loob ng ating mga tahanan, mayroon tayong padre de pamilya sa mga orasan. Sa mga orasan, mayroon din at kinakailangan na ikaw ay mayroon nito. Itong orasan na ito ay malaki at mataas. Kalimitan, may aparador sa ibaba nito. Ang tamang pwesto nito sa ating tahanan ay dapat nasa silid bahayan dahil halos doon nagsisiyahan o nagkukumpulan ang ating mga pamilya, kaya nagtitipon-tipon ang iba't ibang enerhiya. Ikapito, kapag ikaw ay may koleksyon o isang orasan na napagdaanan ng malubhang trahedya katulad ng digmaan, paghihirap o pagkaguho, kinakailangan na ito ay mapalitan na kaagad dahil maaari itong magbigay ng kaparehong pangyayari sa inyong mga buhay at ito ay malas. Sa feng shui, ang malas ay napakalaking salot kaya dapat na iwasan ito. Ikawalo, kung ang orasan nyo naman ay may salaming nakaakibat, huwag na huwag itong hahayaan na nakatapat sa inyo, sa kama at sa main door nyo dahil sumisimbolo ito na ang buhay mo ay lumalagas o sa madaling salita ay nagbibigay ng kadiliman. Ikasyam, hindi pinapayo na ang mga orasan ay nakasabit o nakalagay sa bukasan ng pinto o sa labasan nito dahil ito ay nagbibigay ng malas. Ikasampu, pakatandaan na huwag ipuesto ang inyong mga orasan sa timog na parte ng inyong mga tahanan dahil ito ay malas. Ang pinakamahalagang pwesto nito ay nasa hilagang parte dahil ito ay nagbibigay ng yaman sa mga taong naninirahan sa loob. Pinapayo rin na ito ay nasa hilagang silangan ng inyong tahanan dahil ito ay nang-aakit ng kasiglahan. Ang silangan na parte rin ay binigyang pansin sapagkat ang orasan ay magbibigay ng magandang kalusugan. Sa suma total, ang orasan ay napakahalaga para sa isang tahanan. Kung dati ang pwesto nito ay bara-bara, sana ngayon sa aking nabanggit na kaakibat ng feng shui,
ito ay mabigyan ng pansin na ang orasan ay isa sa mga bagay na maaaring makatulong sa isang swerteng pamumuhay nating mga kapakbet. Pandagdag lang kapakbet, ang oras ay ang gabay natin mapaloob o labas ng ating tahanan. Sana sa taong ito, tayo ay magbigay naman ng importansya sa ating mga oras dahil ang buhay ay puno ng mga hindi kalkuladong pangyayari. Kaya mainam na ang ating mga orasan ay nasa tama at walang depekto. Sa kahit anong anggulo man nating tignan, nasa kamay at paa pa rin natin ang kalalabasan ng ating buhay. Itong mga ito ay siyang gabay lamang na talagang kapag naisagawa ng bukal sa puso ay maaaring magpabago ng tunay na takbo ng ating mga buhay. Tandaan na ang orasan ay ang tanging buhay. Nasa tama ang oras, nasa tama rin ang takbo ng buhay. Lagi namang pakatandaan ang mga bilin sa itaas. Orasan ay tumatakbo, kapalaran natin ang nakasalalay, mga kapakbet. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet!